struggles nung nagne-network kayo and paano nyo po nalagpasan? Yan. Struggles. Ano pong struggles nung nagne-network kayo ang and paano nyo nalagpasan? Ako, struggle ko, isa sa mga struggles ko, yung main na lang, no? Alam naman to ng lahat, sila press, sila GM, yung mga nakasama ko nung start, alam nila to lahat. Sobra talaga akong mahiyain na tao. Okay? Sobrang mahiyain. Siguro ako na yung pinakamahiyain sa inyong lahat, sa totoo lang. Kumbaga, alam niya ng family ko, alam niya ng friends ko, nung mga nakasama ko nung nag-start. Ayun nga, sila press, sila GM, sila mentor Jonathan, Aryan, May Pichen, sila Marlon. Alam nila, kilala nila ako. To the point na example, di ba, halimbawa, may car pictorial kami. Mga car achievers. Di ba ngayon, sa IM Worldwide, pag may pictorial tayo, di ba nag-uunahan kayo? Di ba nag-uunahan kayo na maglabas ng kotse para ano, para makasama sa pictorial, tama? So ako before, pag may pictorial kami, hindi ako uma-attend doon. So ahead of time yun na ini-inform kami, ay ka, may pictorial tayo ng ganito, hindi talaga ako attend. Why? Kasi camera shy ako, nahihiya akong magpa-picture, ayoko ng mga tao. So, ganun ako dati. So, hindi ako ma-attend. Absent ako lagi sa mga pictorial. Pangalawa, example, sa mga events naman. Diba dito sa atin sa IM Worldwide, pag may events, diba, dyan ay nag-uunahan na kayo para makapasok sa top, diba? Para mag-rank up ka, para ma-awardan ka. Ako before, nasa top ako, pero hindi ako umaattend ng events. Okay? So, hindi ako pumupunta dyan. Why? Kasi nga, ayoko ng tao, ayokong umakit sa stage, ayokong magsalita sa harap ng maraming tao. Ganun ako before. So, imagine ha, hindi ako pumupunta sa events, sa pictorial. So, meron pa bang mas mahiyain sa akin? Diba? So, para sa akin, ako na yung pinakamahiyain sa lahat. Diba? So, ganun ako before. Ayoko ng tao, ayokong ako yung speaker, ayoko yung nasa akin yung attention in short. But then again, lagi ko naman itong sinishare na dumating yung time na until one day, na-realize ko, hindi ako pwede maging ganun forever. Why? Kasi hindi lang naman sarili ko yung pinag-uusapan dito. Diba? May mga downlines ako, may team ako na hinahandle ko. So, monkey see, monkey do. Lagi niyong tandaan to. We are influenced by what we see. Tama? Monkey see, monkey do. Kung ano yung nakikita mo, yun yung ginagawa nila. So, ibig sabihin, example, apply nila, nakikita nila na hindi umaattend ng events, ng pictorial, di ba? Mahiyain, ayaw mag-talk, tama? Ayaw mag-training. So, in short, gagayahin lang din ako ng downlines ko. Ayoko mangyari yon. So, yun yung isa sa naging mindset ko, monkey see, monkey do. Kung ano ako, magiging ganun din yung downlines ko. Pangalawa, ang naging mindset ko dyan, kaya ako nalabanan yung hiya ko talaga, ang naging mindset ko dyan, yung shinare ko last time, nung training ko, na example, sinabihan ako nila press na, Aika, mag-share ka dito ha. So, before tumatakas ako dyan. Dumating yung time na naging mindset ko lang dyan, sabi ko sa sarili ko, meron kasi may mga members kasi na, example, nanghihina na yung pag-give up na. Diba? Yung gusto nang sumuko, yung puro rejections na ina-experience, gusto na mag-give up. So kahit isang tao lang yung ma-inspire ko sa lahat ng makikinig sa akin, tapos mabuhayan siya. Doon talaga lumakas, doon talaga, yun yung naging mindset ko. Kahit isang tao lang yung ma-inspire ko at hindi na siya mag-give up, okay na sa akin yun. So yun yung struggle ko, mahiyain ako, tapos ang naging mindset ko, monkey see, monkey do, gagayahin ako ng downlines ko. Pangalawa, yun nga, kahit may ma-inspire lang ako na kahit na isang tao lang, tapos pag binigyan ka kasi ng chance ng upline mo or ng mentors mo na mag-speak, grab mo na yung chance kasi binigay sa'yo ni Lord yun na para makapag-inspire ka ng ibang tao. Yun for me. Tama. Yeah, no? Yeah. Actually, ganda na siya. Tama yun, no? Actually, isa yan sa mga pinakahawakan ko pag nagbibigay din ako ng speech, eh. Yung sinabi mo, ano, VP, kasi pareho tayo, eh. Di ba tayo yung... Talaga? Mahihiyain ka din? Oo. Mahihiyain ka ba, Mike? Mahihiyain tayo na rin, eh. Oo, eh. Diba? So, yun lang din iniisip ko, eh. Kahit, alam yun, may ma-inspire ka lang na isa. Diba? Na, ano mo na talaga, na-fulfill mo kung ano yung, yun.
Tama, tama. Ayan. So, si Press AM naman. Ano Press naman po yung sa inyo? Kung si VP po ay mahiyain, sa inyo naman po, nung nagne-network po kayo, ano po yung struggle nyo and paano nyo po nalagpasan? Okay. Sa totoo lang, di na kasi halata, mahiyain din ako dati. hindi na lang halata eh, no? Kumbaga, introvert talaga ako, hindi ako nagsasalita. Kumbaga, basta pagdating sa, magsasalita na ako sa mga close ko, yung mga kilala ko na. So, ang pinaka-struggle ko noon, nung natutunan ko na yung pag-join namin sa MLM, unang-una, ganito. Siyempre, nung na-invite ako, hindi pa ako umaatin ng training. So, hindi ko alam yung gagawin. So, ang alam ko lang ay mag-invite. Tama? Tapos ipapatok ko sa upline. Yun yung struggle ko. Kasi, pag busy yung upline, walang magtotok. Dati kasi walang Zoom eh. Dito ngayon, andali, walang YouTube, no? Walang YouTube na channel, no? So wala kang link, no? Ang gagawin mo sa invite mo, i-meet mo siya, tapos dadalhin mo doon sa office. Kaya lang yung pinasukan ko before na office na company, sobrang punuan na yung presentation. Sobrang puno talaga, tsaka iba na yung amoy ng amoy tao na talaga. Alam mo yung pati sa likod, sobrang punuan. So pag nag-invite ka, pag doon mo dinala, wala na kasi may nakalagay na doon eh. Kasi pag bago ka, may mga team yun eh. Mga team doon, nakauna na. Kasi bago ka lang eh, wala kang kalam-alam. So wala talaga ako nadadala sa seminar. Kasi kada dating ko, puno na siya, naka-reserve na lahat eh. So puno talaga. So yun yung isang unang struggle ko na sino magpe-present. Kasi yung upline, hindi naman laging available. Tapos nandun na yung invite mo, hindi nagkakatugma yung schedule ng apply. Kasi yung apply namin before part-timer lang, hindi siya full-time na networker, so part-time lang siya, meron kasi siyang job, so na-invite lang kami, so hindi na si-set talaga. Tapos meron pa kaming nasa taas, yung nasa apply pa pinakilala sa amin. Kaya lang ang nangyari, ito kwento ko, nung nag-talk yun, isang beses nag-invite ako sa Starbucks, tatlo yung in-invite ko. Tatlong kakilala ko in-invite ko. Starbucks, 500 pesos. Naubos yung 500 ko sa order, no? Nung tinok ng upline, ganito mag-talk si upline namin dati. Yung hindi siya naririnig. Alam mo yun? Yung hindi naririnig. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ko dito? So yun yung struggle ko, yung pag nag-i-invite ka, sino magpe-present, no? Ang nangyari, siguro sinadya ni Lord yun, no? Ang nangyari, nakatulog po yung tatlo kong tatlo kong invite. Ginanong ko na nga yung buhok si mga babae, para magising-gising. Kasi nakakaantok mag-present yung apay namin dati. Nakakaantok. Pero kumbaga, kasalanan ko yun, no? Hindi naman kasalanan ng upline ko yun. Kasi ang pinaka-trabaho ng upline mo ay na-introduce ka sa business na to. So kaya kailangan mong aralin. Yun yung struggle ko sa umpisa. Hindi ko alam paano presentan yung mga kasi mayroon ito ng mga bago, no? Halimbawa, kung busy yung upline nyo, walang magpe-present. Halimbawa, ganun, di ba? So, pero ngayon, di nata applicable kasi may Zoom na tayo. Pero itong gusto kong iparating sa inyo, aralin nyo yung negosyo. Kasi negosyo nyo talaga to. Hindi to negosyo ng upline mo. No, pumasok ka dito, negosyo mo to. Aralin mo. Malaking bagay pag inaral mo. Kasi nung nangyari sa akin yon na walang nag-join yung tatlo, ayaw kong maulit-ulit. Yun yung pinakasara. Ayaw kong maulit. So, ang isip ko, pag siya ulit mag-talk sa invite ko, baka masayang lahat. Isip ko, baka hindi sumali. Kasi hindi sumali yung tatlo. Inisip ko, ayaw kong manisi. Ayaw kong sisihin siya. Sabi ko, pag-practice na lang ako mag-present. So, lagpasan ko yung struggle na yon, yung paano sino magpe-present sa mga i-invite ko, nung ako ay nag-practice mag-present. Pinanood ko lahat ng speaker. Yung mga CD ng mga speaker, pinanood ko, pinag-aralan ko. So, doon nalagpasan ko yung struggle na yon. Actually,
pag after that, pangalawang struggle na, ako na lahat nagtotalk. Yun namang struggle ko. Hindi ko naman alam na kailangan ko mag-duplicate. Yun naman ang struggle ko. So, sa, nung marunong na ako mag-present, ako na ako nagtotalk. Muntik na ako ma-burn out. Kasi pag ikaw na ikaw, kumikita ka nga, kaya lang, pagod na pagod ka naman. Alam mo yun? Kasi ako lang nung nagpe-present. So, nakalimutan ko na kailangan ko palang magturo. Kasi ang pinanood ko lang, yung paano mag-present, yung IBP, yung presentation. Hindi ko napanood yung training. So, nung nagtanong ako sa mga mentors, kailangan ko palang magturo. So, nanood na naman ako ng mga training na CD. Kasi nga, sa office namin dati, sobrang sabog na, wala nang maupuan. Nasa malayo ka na nga lang eh. So, nanood ako ng ano, ng CD, pinanood ko yon at doon ko naintindihan na kailangan ko magturo. So, from there, nalagpasan ko yung struggle dahil napanood ko yung training, ah, ganito pala ang sistema ng negosyo. So, sana nakatulong Princess Patsy, no, sa struggle, sa network. Ayan. So, ang sa akin, ayan, dito mag-present at magturo, dapat. Ganon.